ito yung video ng pagkakaiba ng wavelength sa MHL. Pag gumamit tayo ng wavelength, walang lag sa cellphone. Then papakita ko sa inyo pag itong cellphone na to is Note, Samsung Note 9. So plug and play ang video nito sa OBS. So wala pa ako nakitang nag-present nitong video na to na pagkakaiba ng MHL sa wavelength. Yung MHL ibig sabihin nun, ano siya, link siya, mga cellphone na supported yung ano bang MHL. Supported niya na sinalpak mo yung HDMI ng PC mo na gumamit ka ng video at is plug and play. Tulad ng mga Samsung Note 9, ayun yung mga cellphone na supported. Hindi lang yun. So, marami yung mga Asus ROG. So, masyadong mahal. Then, yung mga phone na Android na hindi supported ng MHL, pwede natin gamitan ng wavelength, which is mas okay kasi wala siyang lag. Ito nga yung inaano ko sa video na to. So, pag pinindot mo siya, ayan o. Wala siyang, smooth siya. Nag-lag. Hindi, smooth siya. Tingnan niyo yung galaw. Papakita ko lang sa video na to yung pagkakaiba nga nila. Tatry natin yung MHL na tatanggalin kayong wavelength na plug and play siya. So, isa pang tulong ng wavelength, pwede mo gamitin kahit anong cellphone. No? Kahit anong Android, Apple, or any Android. Then, ulitin ko lang, kung naguguluhan kayo, kasi kahit ako naguguluhan ako sinasabi ko. Yung MHL, pili lang sa mga cellphone, which is yung mga medyo mamahalin na cellphone. Yan. Kung mga budget type lang, pwede kayong bumili ng wavelength is makakamura ka. Nasa 1,400 lang siya sa Shopee. Ayan, so papakita ko sa inyo ngayon yung walang wavelength. So tatanggalin ko to. Ayan. Tanggalin ko siya. I-direct ko siya dito. Ito, wala na siyang wavelength ha. Ito yung plug and play. Ayan, tinanggal ko na siya. So sabi doon, HDMI connected. Ang setup niyan, meron akong video capture. Ayun. Which is kailangan pareho. Tingnan nyo kung paano siya mag-lag. Ayan o, ang bagal o. Ito yung pagkakaiba. So, pag mabilis yung kamay mo, medyo mahihirapan ka sa kanya. Then sa video na to, introduce ko na rin yung hack para maging 1ms ka. Ayan. Nakita nyo? 1ms. Ibig sabihin, wala kang lag nyan. Kung Johnson na user ka, ang sarap mag-drive. Kasi hindi ka mababangga. Ito yung technique naman dyan. All in na natin. Bali, tatlo itong matututunan nyo. Pagkakaiba ng MHL sa wavelength. Pag gumamit ka ng MHL, ayan. Ero, delay. Pero pinakita ko sa unang video, pag ginamit mo ng wavelength, mabilis yan. Ayan. O, sample lang ko din kayo ng isang, ano dito. Ito-drive natin si, ano, si JS. Not tayo sa tank. Ito, si JS, ha. Tingnan nyo pagkakaiba. Wala naman siyang lag. Pero, ramdam mo yung control, eh. May delay, eh, no. Hintayin lang natin. Pause muna natin, medyo matagal. So, habang hinihintay natin siya mag-load, ayan, ulit ang setup. Yung video capture device, nasa 350 lang. Then, papunta siya sa HDMI. Papunta dito sa hub. Papunta ngayon sa cellphone ko. Tapos, ganun din sa wavelength. Isasop mo lang HDMI doon. So, marami na nakakagat siguro niyan. Try natin mag-drive kay Johnson. Tingnan niyo yung delay muna ng galaw niya. Ayan. Ayan, ramdam ko eh. Da-drive tayo. Pakita ko rin sa driving dito. Aha, upgrade.
tinanggal ko lang yung ano niya. Pull down. Ayan o, medyo delay siya. So, balik tayo sa base. Setup natin sa wavelink. Tanggalin natin. So, ayan. Binalik ko na sa wavelink. Ayan, kumonek na siya. Tignan natin yung pagkakaiba. Ayan, smooth oh. Halos walang ano. Yon. Oh, one hand yan. Oh, hindi yan babangga. Ikot tayo. Yon. Ayan ang pagkakaiba ng MHL phone sa wavelink. Mas mabilis pag gumamit ka ng wavelink. Which is akala ko mas makakamura o hindi pala. Ayan natin yung pagkakaiba. So, yung tuturo ko sa inyo next is yung technique. Regarding sa 1ms, ayan siya sa taas. So, kitang-kita 1ms, izoom ko. Zoom. Hindi makita. Pero 1ms yan. Ayan siya na kayo hindi nakakita. Maigi. Mga 10ms pero wala siyang lag. So, ito yung technique. Labas tayo. Ayoko lagyan ng cut yung video para makita nyo na legit talaga siya. Download nyo to. Yung intra. Ayan. Ito yung sinasabi nila sa ano na naka-VPN ka. Oo, totoo, VPN. Gumamit ka na rin. Makisabay ka na sa mga tropa. Ayok. Ang default yan, off yan. So, ibig sabihin, pag naka-off siya, walang DNS na papasok sa'yo. Yan. Ngayon, pag nag-one ping yan, ayan siya. Walang error, ibig sabihin. Jitter kung tawagin. So, mag-speed test ka. Punta ka dito. Ito si speed test. Makita nyo kung gaano kalakas ang internet ko. So, na kaya gamit ako ng PLDT fiber. Makita niya yung kung gaano kabilis. Yun. 48ms is okay yan. Pasok sa ano yan. Yung G2 ko 4ms lang. Masyadong mababa din yan. Then wala akong loss. Okay, tapos balik ka sa ML mo. Ayan. Steady pa rin yan. Try niyan. Paano mapagana nyo? Pag nag-delaw yung network nyo, lumabas kayo sa app. Halimbawa, tapos na yung isang rank game, tapos nag-delaw siya. Kahit 4G gamit mo, papagana yan. Pag nag-delaw siya, labas ka lang. I-off mo yung ML, then i-off mo yung intra na pinakita ko. I-on mo uli. Mag-speed test ka. Bumalik ka dito. Sure ball yan. Ulit-ulitin nyo lang. Yan. Napanood ko rin yung mga yan sa YouTube. So, sinishare ko sa inyo. Which is all in na lang siya. So, sa mga ML player dyan, panoorin nyo lang to. Then, pasubscribe na lang po sa video. Salamat po.